Good morning po sa inyo lahat. And of course, nandito tayo ngayon para magluto ng pork steak. At syempre, ang pangunahin natin kailangan, syempre, itong pork. Ayan. So, ito po kung nakikita nyo ay talaga naman na hinimarinate ko na kanina. So, ang inilagay ko lang dito is soy sauce, calamansi, and ng paminta. So, yan po yung ating pangmarinate dito nga po sa pork steak. And of course, kailangan din natin ng sibuyas na puti. Ayan. Para ilagay natin doon sa ibabaw niya mamaya. And of course, kailangan din natin ng bawang para man sa ganun sa ating pagigisa. And of course, kailangan din natin ng mantika. Ayan. And siyempre, simulan na natin ang pagsosote. Ayan. O pagsosote o pagigisa. Ayan. Siyempre, kailangan natin muna nga iluto itong sibuyas. Ayan. Para naman sa ganun, ilalagay na lang natin mamaya doon nga sa ibabaw nitong ating karne. Ayan. Siyempre, lagyan na natin mamaya ng mantika after nating matanggal yung kanyang, yan, itong kanyang tubig. Alam naman, may tubig ito kasi kahuhugas lang itong ating palayok. Ayan. Siyempre, yan, habang hinihintay natin na uminit itong ating palayok. Ayan. Isa-isang himay-himayin na natin itong ating sibuyas. Himay-himayin natin para mas madali siyang maluto. Ayan. So, ito po yung lulutuin natin is pork steak. Ayan. So, ayan. Tulad na nakikita nyo, natuyo na po yung buka tayo dito sa kaserola ng mantika. Maraming mantika dito sa kaserola. Then, inalagay natin dito sa ayan. Ayan. So, lagay lang. Ganyan lang naman kadali. No? Ayan. So, lagay natin yan. So, pagkalusaw niyan, okay na siya, no? And of course, yan. So, kapag okay na, pwede na natin ilagay itong ating yan, ating sibuyas, ano? Yan. Pwede natin itong ating sibuyas na hinimay-himay kanina para mas madali siyang maluto, ano? Kapag medyo brownish na siya kaunti, pwede na natin hanguin. So, para hindi masyadong matutong. Ayan. So, ayan. So, para mas maganda. So, maganda rin itong sibuyas na half cook lang natin kasi alam naman natin sibuyas eh talaga namang marami itong naibibigay na vitamins. Ayan. Vitamins ba? Sa ating katawan. Ayan. Okay. Haluin lang natin. Ayan. Hanggang sa makita na natin na mag-brown, ayan. Mag-brown kaunti itong ating sibuyas, pwede na natin hanguin. Ayan. So, pagkahango natin ito, lalagayin din natin ulit doon sa kanyang lalagyan. Ano? So, pwede na natin hanguin ito. Ayan. Pwede na natin hanguin. Ayan. And, ang susunod nating ilalagay naman natin ngayon itong ating bawang na panggisa. Ayan. Igigisa na natin. At dahil may ricado na itong ating pork steak na kami na minarinate natin kaunting kung na lang ang ating ilalagay, kaunting ricado na lang, ayan. So, ayan. So, itong bawang natin medyo gawin natin reddish bawang para maging okay siya. Saka natin ilagay itong ating pork. Ayan, ito na po yung pork natin, ano? So, yan, minarinate ko na kanina. Hindi ko na pinakita kung paano mag-marinate kasi nagmamadali tayong magluto. Natanghaliin na tayo kasi, ayan. Kapag ganyan na pwede nang ilagay, ano? Mag-brown na ganyan. Pwede na natin ilagay itong ating pork. Ayan. So, iwanan natin, ano? So, iwanan natin yung katas niya, ano? Yung katas. Ayan lang ang nalagay natin. At dahil na-imarinate na nga itong ating pork, so, kapag na-imarinate na ito, sigurado ako konting luto na lang ito kasi alam nyo, kapag calamansi, naluluto na rin itong karne, no? Naluluto siya. Kapag yung maasin, naluluto siya. And, yan. Yan, konting sute lang yan, no? Kung kulang ng mantika, pwede nyo lagyan ng mga konting mantika kasi alam nyo naman na
wala tayong pang-gisa, pang-gisa doon para hindi siya makukulo. Sagyan natin konti. Yan. Para ganoon, eh, mas masarap. Ating pork. Stick. Ayan, pork stick. Lakasan natin para mabilis siyang maluto. Siyempre guys, kung gusto nyong mapalambot, ano, kung gusto nyong mapalambot agad-agad itong ating karne, lagyan nyo ng siguro half isang basong tubig lamang, ano, para naman sa ganun ay mas madali siyang lumambot, ano. So, pwede nating lagyan ito ng isang basong tubig para mas madali siyang lumambot. Pero, huwag nating lagyan masyado, ano, kasi matatanggal yung kanyang lasa. Anyway, kapag medyo na nag-evaporate na yung tubig niya, eh, pwede na natin ilagay itong naiiwang pinagmarinatan natin, ano, yan yung focus niya, kaya natin iniwan kanina. Hello guys, after a few minutes, ano, after a few minutes, ilagyan natin kanina ng tubig ito para mas ganun ay lumambot. Ayan, at syempre, malapit na po itong mag-evaporate yung kanyang sabaw. Ayan, at syempre, hintayin na lang natin na mawala itong kanyang sabaw. And of course, idadagdag na natin itong ating pinagmarinidan kanina. No? Ito po yung ating pinagmarinidan kanina na kung saan nilagyan natin ito ng kalamansi, paminta, at syempre ng bechin. Ayan, para naman sa ngayon ay mas malasa at mas masarap. So, yun po yung sikreto ng masarap na pork steak. Ang pagkakaiba lang ng beef steak, eh, yung karne lang po nila ang nag-iba. Ano? At syempre, kapag beef steak kasi medyo mas ma- kuan yung beef steak, ano, mas makunat po siya, kaya pwede nating i-pressure cooker yung beef steak. Ayan, i-pressure cooker natin. Syempre, yan, tulad ng kikita nyo, malapit na po itong malapit nang mag-evaporate, at syempre, medyo natutuyo na po itong ating niluluto. Lagay na natin itong ating sauce. Ito, ito po, yan, yung pinagmarinitan natin. So, nandyan po yung lasa niya, no, yan po yung lasa niya. Siyempre, nandiyan na rin po lahat ng lasa itong ating nilulutong beef steak na ito. Ayan. At siyempre, yan, kaunting kulo na lang yan. Ano? Kaunting kulo lang yan. Pwedeng-pwede na nating hanguin. So, para sisip-sip pa yung kanyang lasa. So, iwan natin. Ipa-low fire natin. Low fire. Para naman sa ganun eh, hindi siya matutong. Ayan, matutong. At syempre, meron din tayo nilalagay dito sa kabila. Ayan, nilagang baboy na nilagyan natin ng sweet corn or mais at syempre ng repolyo. So yummy and so, balik tayo dito sa ating pork steak. Ayan. So kapag ganyan na, pwede na nating hanguin. And of course, ilagyan na natin yung mga kailangan niya. No? At syempre, dyan na muna kayo. Yes, hello guys. Ito na kayong ating nilutong pork steak. Ayan, tulad na nakikita nyo. Yum, yum, yum. At syempre, pwede na po tayong kumain. Kulang na nga lang ang ating kanin. Parang sa ganun, ikakain na tayo. At nakakagutom na itong ating nilutong pork steak. Ayan. At syempre, nilagay na natin dito sa platito para makita nyo yung texture, yung itsura. At syempre, nilagay na rin natin ng sibuyas. Yan po yung style. At syempre, para mas masarap itong ating nilulutong pork steak o nalutong pork steak. Ayan, at syempre, sana ay nakapagbigay ako ng kaunting kaalaman sa inyong mga pagluluto. At syempre, sa lahat ng nanood, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana ay subaybayan nyo pa rin yung mga susunod kong mga video patungkol nga po dito sa ating cooking ideas. Ayan, sa ating cooking ideas o sariling recipe o sariling way ng pagluluto ng mga ganitong mga karne. At syempre, ganun na rin po sa mga gulay pagdating ng araw. Mga gulay din yung i-vlog natin kung paano natin lulutuhin yung mga gulay-gulay na ito. Ayan, at syempre, ito na po yung ating pork steak. At sana ay nagustuhan nyo. Ayan, nagustuhan nyo ang ating luto. At syempre, pwede nyong tikman, pwede nyong gawin sa inyong mga tahanan, pwede nyong lutuhin, ayan, sa inyong mga tahanan. Alam nyo, alam ko na alam nyo naman na
kung paano magluto sa pamamagitan ng panonood nyo dito sa aking channel. At syempre, huwag nyo naman kalimutang pindutin yung subscribe button dyan sa baba. And of course, huwag mo na rin kalimutang pindutin yung notification bell para naman sa ganoon ay lagi kang updated kapag meron akong makabagong uploaded videos. Ano? At syempre, huwag mo rin kalimutang mag-thumbs up, ganyan, kung iyong nagustuhan ang video ito. At syempre, kung hindi mo nagustuhan, mari mo po itong i-thumbs down. At syempre, pwede mo ring i-share para naman sa ganun ay mapanood ng ating mga ibang kababayan. Ayan, at syempre, bakit ka nga ba mag-subscribe dito sa aking channel? Meron po tayong tutorials dito, meron tayong reaction video, and of course, meron tayong cooking ideas. Ayan, at syempre, marami kang malalaman kung paano nga ba ang magluto ng mga iba't ibang recipe. At syempre, meron din tayong mga iba't ibang tutorials dito. And of course, meron din tayong reaction video. Ayan. At syempre, maraming salamat. God bless and good luck. I love you all. Bye-bye!